reach to the USA. Kanda diretso na da. Wala akong passport. Wala na passport, walang visa. Well, may passport, walang visa. Sana magkaroon din ng US na kapag meron kang Canada. ETA nila. Hindi ka na-record kumuha ng US visa. Okay. Iba ba rin? Kasi recently, dito sa Canada, parang may in-announce sila na if you're from Philippines, tapos meron kang previously Canadian visa and ano pa yung isa? Kapag may current US visa ka, pwede kang pumasok ng Canada. Mag-apply ka na lang ng ano, yung ETA or Electronic Travel Authorization. So, madali nang bumalik dito sa Canada. Ayun, Rainforest Cafe. Diyan kami mag-meet ng friend ko mamaya. Ang dami palang pasyalan dito, no? So, ito yung sinasabi nalang sikat, yung Ripley's, believe it or not. Ano yan? Museum ba yan? Ito, parking. $25? So, ang nangyari, iniwasan namin yung $25 na parking. Napunta kami sa $30 na parking. May brochure ka naman, oh. May brochure ka kasama ng bayad mo sa ano, $30. Oh, kaya pala may ano, pumutok yung bulkan, kaya pala may usok. Kaya pala kanina sabi ko parang may usok. Akala ko tuloy may wildfire na. So ayun, nag-park kami, tapos naglalakad na lang kami papunta doon sa may Clifton Hill. Kasi sobrang daming tao. Punuan yung mga parking mas malapit. Pero okay lang kasi parang first time talaga namin maglakad-lakad dito. O enjoy na enjoy si girl, oh. Si Frankenstein yan, ano ba? Di ba yung patay sa Alex family? Hindi, si Johnny, oh. Si Johnny. Saya maglakad-lakad. Feeling tourista. Mababa na po kami ng Session Road. Thank you.
marami pa lang pwedeng activities na gawin dito, oh. First time talaga kasi namin gumala dito. Madalas na lang pupuntahan namin mga parks, pero yung downtown ng Niagara, like, nadadaanan lang. First time namin to. Saya. Bago man lang kami mag-isang taon, napuntahan namin. Isha, dinosaur! Kaku. Nasaan na? Kala ko ito na yung sasakyan namin. Charot lang.